Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Joselito Cruz ang ginagawa sa kanyang manugang sa kanyang apo na si Doktora Annalyn Santos ay dito, agad itong nilapitan ni Joselito Cruz ang kanyang manugang at agad naman itong pinagsabihan ni Joselito Cruz itong si Moira na lumayas na umano ito sa kanyang hospital sa kadahilanan na hindi ito nagpapatalo itong si Moira sa kanyang biyanan. Dahil itong si Moira umano ang may-ari ng Epix Medical Hospital. At dito ikinagulat naman nito ni Moira nang bigla na lamang itong humalakhak ang kanyang biyanan na itong si Joselito Cruz. At maya-maya pa ay nagsalita na itong biyanan ni Moira na siya umano may pinakamalaking shareholder sa Epix Medical Hospital sa kadahilanan na siya umano ang may higit na karapatan sa Epix Medical Hospital at ang gusto umano nito ang masusunod at hindi umano nito ang kagustuhan ni Moira sa kadahilanan na hindi nito matanggap-tanggap ni Moira ang mga sinasabi ng kanyang biyanan sa kanya at dito agad itong iniwanan ni Moira ang kanyang biyanan at itong si Doktora Annalyn Santos at pinagsabihan ito ni Moira itong si Doktora Annalyn Santos na hindi pa umano sila tapos at dito agad naman itong sinagot ni Joselito Cruz ang kanyang manugang at sinabihan ito ni Joselito Cruz ang kanyang manugang na siya na umano ang magkakaaway nito sa oras na malalaman pa umano nito na sinasaktan umano ni Moira ang kanyang apo at dito dali-dali nitong inalam ni Moira ang mga sinasabi ng kanyang biyanan kung totoo nga ba umano na siya ang may mas pinakamalaki na share sa Epix Medical Hospital at dito ikinabulagda nito ni Moira ang kanyang nalalaman dahil totoo umano ang mga sinasabi ng kanyang biyanan na siya nga umano ang may mas mataas na share sa Epix Medical Hospital. Sa kadahilanan na agad naman itong nangihingi ng suri itong si Moira sa kanyang biyanan, yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng abot kamay na pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.